Hello, hello mga kapetok. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon po, dadalhin ko po kayo sa pagluluto ng carbonara. So ituturo ko po sa inyo kung paano po ang aking sariling version ng paggawa po ng carbonara. So, bibigay ko rin po sa inyo yung mga ingredients. So mapakita ko rin po mamaya. At kung paano ang proseso ng pagluto ng white sauce and then ng pasta. Tsaka yung mga tamang sukat grams niya. So, tara na po! So, ito na po yung ating mga kasangkapan sa paggawa ng carbonara. We have pasta. And then, we have onion and garlic na dice. And then, we have butter or margarine. You can use whatever you want. This 100 grams. And then we have mushroom yung nasa can na slice na meron pa yung sa mga groceries. And then we have ground chicken na binili ko sa grocery din at least 1/4. Cheese. Pwede na kayong gumamit kahit anong cheese na gusto nyo. Sa akin kasi Ethan na lang ginamit ko. And then we also have ham. Kahit anong klase ng ham pwede po yan sa groceries. Para yung mabibili din. I-dice nyo lang siya ng maliliit. So we also have yung Knor cream mushroom soup and then all-purpose cream. Itong syrup na ito is yung syrup na mushroom na sinip ko kanina. And then we also have angel evaporada. So, yan po yung mga kasangkapan. So, ngayon, let's proceed po sa pagluluto ng pasta. So, ayan po. Bumabit po ako dyan ng pasta na spaghetti. Pasta po. Yun po yung ginamit ko. So, yan. As you can see po, may na-boil na po ng water. If you can see po, yung pulling ng water is medyo yellow. Kasi nilagyan ko siya ng margarine para hindi siya mag-dikit-dikit. So, yun. Hinulog ko na po yung pasta kasi kumuli na yung ating water. And then, monitor nyo lang po siya kapag nagkumulo na. Haluin po natin siya. Time to time, yung monitor nyo siya. Para hindi siya nga magdikit-dikit and then masunog sa ilalim. Kasi may tendency pa rin siyang masunog kahit na may tubig yan kapag nagkadumikit siya sa may kaserola natin. So, yan po. Sita nyo po, nilagyan ko ng konting oil. Yan. Malapit ng maluto para sa ganun hindi siya magdikit-dikit. Nilagyan ko rin po pala siya ng asin. Halimutan ko nang pakita kanina. In-edit na po natin yan eh. So, may asin din po siya para may lasa naman yung ating pasta. So, yun po. Talagang hinahalo ko siya para hindi siya magdikit-dikit. So, yan. Mamaya po ng konti, ready na siya para i-drain kasi luto na siya. So, tignan niyo rin po yung pasta kung malambot na siya para alam niyo kung luto na siya. Pwede siya hawakan o tikman. Ayan. So, luto na po yung ating pasta. Ready na siyang i-drain. So, ayun. I-drain ko po muna. And then, let's proceed to cook our carbonara sauce. So, start natin. Magsusuti tayo using butter. So, reminder lang po, sa pagsusuti ng nagamit ang butter, kailangan is napakahina po ng ating apoy. Yan, susuti tayo ng onion and garlic. Pero remember, napakahina ng apoy para hindi siya masunog kaagad. Kasi may tendency na masunog agad yan. Lalo na pag butter ang ginamit mo compared sa mga cooking oil talaga. So as you can see yan, pinahinaan ko po yung apoy niya. And then, kailangan mo natin yung butter bago may ilagay yung garlic and onion. So yan, kailangan din haluhuluin po natin. Okay po. Para hindi sila masunog. Kahit mahina yung apoy. So, ayan. Pasensyaan nyo na ako pala ang aking burner. So, talagang makalat po ako magluto pag ako nasa kitchen. So, ayan. And then, proceed tayo sa ground chicken. Isutayin na natin siya. So, yung chicken natin kailangan yan is paghiwa-hiwalay mo yan kasi pangit pag hindi mo siya na paghiwa-hiwalay pagluto na siya. Nagpubuo po yung chicken. So, kailangan mo siyang paghiwalay yan yung mash. And then, next natin is yung ham. Sutayin na rin natin yung ham.
Then, yan, basta kailangan lang halu-haluin. Keep on stirring lang time to time. Kahit nakaloob fire para hindi naman siya masunog. Ayan, at maging even yung pagkaluto niya. So, ayan. Halo-halo lang din po may time. Halo dito, halo doon. So, ayan. Ayan, proceed natin. Lagyan natin yung mushroom. Ayan. So, yung mushroom na yan, no, nabili ko siya sa isang grocery dito sa malapit sa amin. Bili nyo nalang yung na-slice na para sa ganun, less hassle na sa pag-slice. Kasi may mga optional naman na nakakan na mushroom. Meron yung buo, meron yung na-slice tulad nyan. Then, i-drain mo siya. Yung syrup mamaya, huwag pong itatapon yun. Pwede po siyang gamitin. Magagamit po natin yun dyan. So, yan na po yung syrup ng ating mushroom. Sinipo po siya. And then, add na lang natin siya ng water. Kahit at least isang 1 liter of water, pwede na yun. Ayan. Just add the water. And then, 1 liter po yan. Then, mix natin siya. Then, untayin natin siya mag-boil. Yan. So, additional na pong palasa po is yung pepper, and then salt, and then yung Knor pork cubes. So, gumagamit po ko niyan. Pong palasa. Yan. Tapos may mushroom. Yan. Yung mushroom cream natin is i-dissolve natin siya sa water. Yan. Kasi pag nilagay mo siya ng directly dun sa ating sa ano sinusotir binuboil na pang sauce is magpupubuo yan. So help to dissolve it in water. Yan. So talagyan na natin ating salt pampalasa. Yan. Kasi konti lang yung nalagay kong salt kasi ayoko talaga ng maalat. And then yan yung ating black pepper na powder. So, ayan. Okay lang naman tagtagan nyo kasi pampalasa talaga yung black pepper. So, ako talaga pag nagluluto ako, tinatagtagan ko yun kasi yun yung nagdadala ng lasa minsan. Ayan. So, haluin po natin. Then, atayin natin siyang gumulo. Ayan. Para mailagay naman na yung ating milk. Ayan po yung milk natin. 1 can lang niya ng milk evaporata. So, mamaya pala, nalagay ko yung mga sukat ng ating mga ingredients sa baba ng ating description link. So, huwag niyo po palang kalimutan, subscribe ang aking channel at kung gusto niyo po ang aking own version ng carbonara. Please mag-comment po kayo sa baba and then sasagutin kayo sa mga susunod na video natin at mag-shoutout na rin po tayo sa mga nag-comment. Gusto nyo po mag-shoutout ng pangalan nyo, lagay nyo lang po sa baba, comment nyo lang po sa baba. So ayan na po pala, nilagyan na natin ng cheese, nilagyan natin yung cheese para matunaw na. So isa po palang sekreto ng carbonara para sumarapis yung cheese. Kahit tagtagan nyo yan, okay lang. Masarap yun. Ayan, yung ating all-purpose cream. Nagay ko na. Then, haluin nyo na yan. Halo-halo lang siya. Ayan. So, antay natin kumulo. Para sa ganun eh, lumapot na. Then, check nyo rin yan. So, yun na. Inedit ko na siya. Antay ko ng kumulo. Kasi pag-antay natin siyang kumulo, pag binivideo natin siya matagal ng oras, pumatay oras siya. So, in-edit ko na lang siya. Ayan. Lapit na siya maluto po yan.
So, according sa panlasa nyo, pwede nyo siyang dagdagan ng salt kung gusto nyo ng medyo malasa. So, ayan na. Let's eat na po. Ready na ating carbonara. So, ayan na nga po. Kung nagustuhan nyo po yung version ko ng carbonara, paki-like and subscribe and comment down below na rin po kayo. At para ma-notify kayo sa mga susunod na video ko, please subscribe po. At nga po pala, pag may comment kayo at gusto kayong idagdag dun sa may additional na ingredients kayo or a suggestion, open po ang comment section below para mag-comment po kayo. Yun lang po. Sana po may natutunan kayo sa version ko ng carbonara. Thank you po!